Hello mga Karelos, welcome back to my channel. Ako nga pala si Ismael Official at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga maling akala at pamamarahan sa paggamit ng ating automatic at ibaterya ng mga relos at kung paano maiwasan magkaroon ng problema ang ating mga relos. Una, ang maling pag-aakala na ang isang automatic na relo ay pinapagana raw ng ating pulso sa pamamagitan ng pagpintig nito. So mga Karelos, mali ang ganoong pag-aakala. Sapagkat ang automatic na relos ay pinapagana sa pamamagitan ng paggalaw ng ating mga kamay at braso. Sapagkat ang isang automatic na relo ay may tinatawag na winding rotor na siyang sumasabay sa paggalaw ng mga kamay at braso. Ang winding rotor ang siyang nagbibigay ng pwersa sa barrel drum ng automatic na relo upang mapagana nito ang buong makina. Kaya ang isang automatic na relo ay kinakailangang suutin ng 8 hanggang 12 oras upang patuloy itong gumana sa higit sa 1 o 2 araw na hindi isinusuot. Ikalawa, inaalog ng malakas ang automatic na relos habang ipinipit-pit o ipinupukpok sa palad upang mapagana ang automatic na relo. Mali ang ganoong pamamaraan sapagkat masisira nito ang isa sa pinakasensitibong pyesa ng relo na kung tawagin ay balance wheel, na siyang nagpapagalaw at nagbibigay ng tamang kalkulasyon upang hindi umabante o mahuli ang takbo ng oras ng ating mga automatic na relo. Tamang pamamaraan sa paggamit ng automatic na relo. Itupi ang strap ng relo, hawakan ang casing ng relo nang nakaharap ang harapang bahagi nito at alugin ang dahan-dahan na may konting pwersa at may bilang ng 5 hanggang 8 beses at pagkatapos i-adjust ang oras bago ang araw at ang petsa nito. Bakit madali ang humihinto ang inyong mga automatic na relos pagkatapos nitong maisuot? Una, maaaring ang problema na nito ay nasa sa makina na ng relos, kaya hindi na ito tumatakbo pagkatapos maisuot. At ang ikalawa naman ay nasa sa edad, o kung ang isang taon na nagsusuot nito ay mayroon ng kapansanan. Kung ikaw ay may edad na ng 60 anyos pataas o higit pa, ang paggalaw ng ating mga kamay ay unti-unti nang humihina kaya hindi na nito maibigay ang normal na kalkulasyon ng paggalaw ng winding rotor ng isang automatic na relo. Gayon din naman ay kung ikaw ay meron ng kapansanan, katulad ng na-stroke o hindi na makagalaw ang mga kamay o maikilos man lang ang buong katawan, ay hindi na naaangkop na magsuot pa ng automatic na relo. Kaya naman mas mainam na ipagamit sa mga ito ay ang mga dibaterya na mga relo. Mga dibaterya na relo. Nakaugalian mo na bang hatakin o bunutin ang pihitan ng inyong mga dibaterya na relos upang makatipid o mas tumagal ang buhay ng baterya ng relos na nakakabit dito? Sapagkat ito ang mga kadalasang ipinapayo sa inyo ng mga kilala nyo na mga magre-relos. Maaari ka nga bang makatipid sa pamamaraang ito? O baka ito rin ang maging sanhi sa pagkasira ng inyong mga dibaterya na relos? Ito ang mga dahilan na pwedeng mangyari kung hahatakin o babatakin nyo ang pihitan ng inyong mga dibaterya na relos. Una, stock up o paghinto ng mekanismo ng makina ng inyong mga relos. Habang tumatagal na nakahinto ang mekanismo ng inyong mga relos, ay tumitigas sa mga langis o grease na nakalagay sa mga pyesa ng inyong mga dibaterya na relos, na siyang nagiging dahilan upang hindi na muli itong gumana. Ikalawa, battery discharge. Ang tuluyang pagkaubos ng laman o boltahe ng baterya ng relo. Ang negative at positive ng battery ng relo at ang negative positive ng terminal ng makina ng relo ay nakakonekta sa isa't isa. Maaring hindi tumakbo ang makina ng relo kapag hinatak o binatak ang pihita ng relo. Sa dahilan, ang pihita nito ay nakakonekta sa setting level ng makina ng may kakayanang pahintuin ang pagtakbo nito. Sa pamamagitan ng pagpigil ng setting level sa magnet ng dibaterya ng relo na siyang nagpapagalaw sa buong makina nito. Ngunit patuloy pa rin nakakonekta ang negative at positive ng baterya ng relo at makina nito na siyang magiging dahilan upang magkaroon ng battery grounded o tuloy ang pagkaubos ng baterya ng relo kahit hindi ginagamit. Katatlo, short circuit. Ang tuloy ang pagkasira ng electronic ng relo na kung tawagin ay circuit block. Habang nakahinto ang makina ng ating relos ay hindi na nating namamalayan na naubos na pala ang boltahe ng baterya ng relos. Kapag naubos na ang boltahe ng baterya ay nagsisimula na itong magtubig o tumagas ang likido na nagmumula sa baterya
na siyang magiging dahilan ng pagkasira ng electronics ng relos. At magiging sanhi rin ito at dahilan upang mabilis maupos ang bagong nakakabit na baterya nito. At ang pinakahuli ay ang pagtatago ng relo na walang nakakabit na baterya o tinatanggal ito upang maiwasan ang short circuit. Maaaring maiwasan ang short circuit sa paraang ito, ngunit hindi nito maiwasan ang stack up o ang paghinto ng makina ng relos. At sa ngayon, hanggang dito na lang muna ang ating pag-uusapan tungkol sa ating mga automatic at dibaterya na relo. At sana may natutunan kayo paano natin aalagaan ang ating mga relos. So kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share, and click the notification bell para maging updated ka sa mga bago nating videos. So maraming salamat sa inyo mga karelos at mga kapwa katao. God bless you.